So ito ha, pinapanood ko yung video ni Maharlika na ang lakas ng views ngayon ha. Grabe, ang taas ng engagement niya. Kung saan sinasabi niya na pinagpaplanuhan na daw siyang itumba doon sa Amerika. Okay, kasi marami daw siyang nabubunya, ganun. At ang kanyang pinaghihinalaan ay sila First Lady. Okay? Una, wala naman siyang ebidensya. Wala naman siyang actual na ebidensya na meron talagang pinaplano sa kanya or anything. Pero ako ha, I sense naman doon sa video na merong halong takot eh. Parang kita mo yung sa isang tao pa nagsasalita eh. Kaya tingin ko naman, talagang she truly believes na may nagpaplano ng masama laban sa kanya. Okay? So hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Baka iniisip lang niya o baka coincidence. So hindi ko alam. Pero I think she truly believes na delikado yung buhay niya at natatakot siya. Sinasabi niya, yung Marcos admin daw ay may kakayahan para ipatumba siya, ganyan-ganyan. Okay, so like I said, walang ebidensya. Mahirap naman tayong umaksyon or magano nang wala namang kahit anong hard evidence, 'di ba? Pero ito lang yung naisip ko. Okay, ito lang yung naisip ko. Alam niyo, tumakbo sa isip ko nung narinig ko nung sinasabi niya, yung parang kinakabahan siya para sa buhay niya. O syempre, iniisip din niya pamilya niya and syempre sino ba naman may gustong ganun yung feeling, 'di ba? Yung feeling mo delikado yung buhay mo. Eh, so naisip ko, ganun din kaya yung feeling nung panahon ng martial law. Kapag magsasalita ka laban sa then President Ferdinand Marcos Sr., tatay ni BBM. Ganon din kaya yung feeling na anytime pwede kang ipadampot ng pulis, pwede kang biglang maglaho, pwede kang mawala dahil lang may sinasabi ka na hindi sang-ayon yung Malacanang. Okay? So hindi ko din alam, hindi ko din naman alam kung ano kung hindi pa ako pinapanganak noong mga panahong yun, di ba? Ito, ako ay nababasa ko lang mga storya, napapanood ko lang sa TV. Okay? Pero napapaisip lang ako ng ganun. May ganun kaya yung pakiramdam nung panahon na yun, di ba? At yun din kaya yung parehong kaba na nararamdaman ni Maharlika ngayon. And don't get me wrong ha, baka sabihin nyo na wala, matapang si Maharlika para gawin niya lahat ng ginagawa niya. Kung totoo man yun o hindi, hindi ko alam, baka may mga halong hindi totoo doon, hindi ko alam. Hindi ko din alam, di ba? Wala namang sinasampang kaso kasi dito. Wala naman, di ba? Wala namang hard evidence to back that up. Pero definitely, definitely matapang si Maharlika sa mga pang-aaway niyang ganyan, no? Matapang na. Pero syempre, kahit gaano katapang ang isang tao, kapag pinag-uusapan na ay buhay mo, kaligtasan mo, kaligtasan ng pamilya mo, syempre, kahit gaano katapang yung tao, kakabahan din yan. Sigurado, nakakaramdam ng kabayan, syempre. Di ba? So, yun lang, napapaisip lang ako eh. Ganyan din kaya noon, nung panahon ng martial law. Kasi, nakikita ko naman doon sa mga authoritarian regimes ngayon. 'Di ba? Pag kunyari kay Putin, pag sa Russia, pag ikaw ay kaaway ni Putin, may sinasabi kang hindi maganda sa kanya. 'Di ba? May kalalagyan ka. Parang ganun yung lumalabas sa balita eh. 'Di ba? Sa China ganun din. 'Di ba? Maglabas ka ng mga magsalita ka ng hindi maganda laban sa gobyerno. May kalalagyan ka, makukulong ka, mawawala ka. Mawawala ka na lang bigla isang buwan tapos babalik. So yun yung nakikita kong basehan, di ba? Pag authoritarian regime, hindi talaga, kumbaga normal yon, normal yung ganun. Kaya that's how you keep a hold on power eh. Ganyan din kaya yung ano, syempre kung ikaw yung tao, kinakabahan ka magsalita laban sa gobyerno. Eh ngayon, demokrasya tayo, di ba? Demokrasya tayo, hindi tayo authoritarian. Meron tayong eleksyon every 3 years. Oh, so yun lang ang iniisip ko eh. Kasi syempre itong si Maharlika, kaya nga Maharlika yan, ay puring-puri niyan ang tatay ni Pangulong Bongbong, di ba? Yung martial law, golden era. Oh, pero ngayon, parang nasa kanya ngayon yung buhay niya ngayon yung delikado daw, sabi niya, hindi ko alam. So, ewan ko kung yung irony of it all, eh. Yun lang naman yung aking opinion dito. Okay, so, naku po, alam nyo, 2024, it's going to be a
really kumbaga tough time, mahirap para po sa DDS. Okay? And I'm not saying this. Ako po, may mga kaibigan ako dyan. Marami dyan. Maayos, mababait. May mga pagkakataon. Kakampi ko sila. Pero it's going to be a hard time. Dahil po, yung banggaan ng admin at ng mga Duterte, ng kampo ng mga Duterte, ay mangyayari na ngayong 2024. And it is not going to be pretty, pakiramdam ko po. Nakikita na natin yan. SMNI, yung mga issue na lumalabas, ICC, at itong kay Maharlika. And walang question, malakas ang DDS sa social media. Ang tanong, how will that translate sa totoong mundo? Diba? Kapag admin na yung kalaban mo. Diba? Kapag yung, so yun ang sa akin, 'di ba? Kasi syempre may mga issue din na binabato sa mga Duterte, yung mga pagkakamali, mga issue na mula doon sa kanyang administrasyon. So mahaba-haba at magulong ano yan. Masalimuot, magiging masalimuot ang 2024. At I think yung break up ng unity next year na 2024 na, and ayan, makita po natin. Mas magiging active ako dito, yun lang naman yung buong punto ng video ko na to. So we will cover it tuloy-tuloy po. Marcos versus Duterte, it's on. Yun na, yun lang po yung aking masabi. Ano naman yun, we were feeling it the whole 2023, nararamdaman na natin. Nagpahinga lang ako, pero ito po, ako po, manonood ako, panoorin ko saan mapupunta. Mag-react tayo, pero yun, tayo po ay, kumbaga, hindi naman tayo kasama dyan sa unit team, pero sila yung mag-aaway po ngayon at magbabanggaan. Okay, so thank you very much guys, see you po sa next video po natin. Bye-bye.